Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sagot kita, mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, ang mga sasakyang pambarangay ng kapitan ng barangay Greater Lagos sa Fairview, overpriced na nga, wala pang pakinabang dahil nagiging scrap na sa garahe. Uy, kapitan, matetetano ka ngayon sa sarili mong kalawang sa aming ambush. Nahanga-hanga talaga itong vice mayor sa Pura Tarlac. May sarili siyang livelihood program sa loob mismo ng kanyang compound. Nakalayo ba naman? Uy. Kaya adik na ang kabataan sa kanilang lugar sa araw-araw na illegal na sugal pala. Vice mayor, ikay mong jackpot na ihatid namin sa iyo sa aming rest bar. Patay ka ba na ha? Umatake ang salisigan sa isang cellphone shop. Sa mga simpleng pangulit at kumpas na mga mandurugas, malaki ang kanilang nakulimbat. Panoorin ang kuha ng CCTV sa isang shop na biniktima ng mga kautan para maiwasang mabiktima rin kayo. Abangan! Magandang hapon mga kapatid, kasama pa rin natin ngayon si Ma'am Liza Presnillo para maging interpreter. At kung nakaligtas man kay Sendong ang mga tiwali at manluloko, titilapon pa rin sila sa matinding bayo ng programang ito. Ipapaanod na namin sa flashbang ang mga pusakalat abusado para ma-imbak silang lahat sa imbornal ng mga preso. Kaya mga tol, manatilang ang sa bahay at manood, hintayin humupa ang bumabahang bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Kapitan ng barangay Greater Lagros sa Fairview, kinakalawang na ang utak sa mathematics. Uy? Ang mga sasakyang pambarangay ay binili sa sobra-sobrang presyo, pero nakatenga lang at walang pakinabang sa mga residente. Kailangang kiskisin na ang kokote mo, kapitan, ng muriatic acid na ambush. Nang hihinayang ang ilang residente sa mga dapat sanay sasakyang pangserbisyo sa barangay Greater Lagros sa Fairview dahil imbis na magamit ng mga tao, lumot at damo ang nakikinabang dito. Mahigit na isang taon na po, yan dump truck na yan na hindi tumatakbo. Ayon sa dokumentong ipinadala sa T3 ng isang residente, inamot ng 9 milyong piso ang ginasta ng barangay sa mga sasakyan. Utang pa ito sa Development Bank of the Philippines at ang pambayad ay magmumula sa internal revenue income ng kanilang barangay sa loob ng 5 taon. Mga sir, nagkakalukuhan talaga tayo. Ang multicab ay hindi lalampas ng 200,000 pesos. Sa aming pag-imbestiga, ang recondition na dump truck ay hindi lumalampas ng 1 milyon at ang ambulansya na parating galing Japan hindi lumalampas ng 500,000. Bakit bobo kayo sa mat? Imbes na makatulong, munti ka na maging mitsa ng buhay ang ambulansyang bulok ng barangay. Nag-travel kami to East Avenue Medical Center. Pero nung nasa circle, nag-stop over yung ambulance kasi umusok siya. Sinadya ng T3 si Kapitan para linisin na niya ang nagiging basurang service vehicle sa kanyang nasasakupan. Normal lang sa isang sasakyan na pag tuloy-tuloy ang paggamit ay nagkakaroon din ng breakdown. Hinanap namin kay Kap ang ambulansya. Ayon at nakatenga sa garahe. Natapat lang daw na sira. Kapitan, sira-sira na rin kasi ang disposition mo. Para bigyan po ng kanyang panig, nasa linya po ng aming telepono si Kapitan Renato Galimba ng Barangay Greater Lagro ng Maliches, Quezon City. Magandang gabi po, Kapitan. Magandang gabi po, Mr. Erwin Tolfo. Maraming salamat ako po ay natinong natawagan. Tanong ho namin, bakit naman ho pinahinahayaan yung kalawangin na lang at di mapakinabangan ang inyong mga sasakyang pambarangay? Yun nga po, ang gusto kong pinapaliwanag kanina, gusto ko sana mabisita rin po ninyo kami. Para makita naman po ninyo, ang aming mga sasakyan ay ginagamit namin sa pagsiservisyo dito sa aming barangay. Alright. At tungkol po doon sa ambulansya na naging isyo, ay sinasabi ko nga po,
Kami po dito sa aming barangay, 24 hour service po kami. Oh. At ang sabi ko nga, makina po yan, ay meron din pagkakataon na magbe-breakdown din. Oh. So may mga pagkakataon din po. Kagaya po ngayon, pinababa po namin yung makina para maayos po yan. So ngayon lang naman ho, hindi nagamit yan. Sige po. Okay, Mr. Chairman, ha, para mabilis po tayo dahil baka maubusan tayo ng oras. At tanong natin ngayon, kalamang tanong ko ho. Bakit overpriced po ang mga sasakyan na nakasaad sa budget allocation ninyo? Tulad po ng dump truck, 1.1 million. Hmm? Ambulansya, 800,000. Oh. Yung multicab po, kahit brand new na multicab po, eh, bibilhin mo dito sa Maynila, ay may 200. Mas, ang pinaka-maximum na 300. Bakit po sa inyo, 800,000 ang multicab, Mr. Chairman? At tungkol po sa mga presyo po yan, nagdaan po sa bidding po yan. Nagdaan po sa kuha ang mga yan at nagkaroon ng notice bago pa mag-bidding. Alam po ninyo, maski ako po ay hindi ako member ng bidding committee. Kaya ako nga po, ang lahat naman po ay dumaan sa proseso ang ating ginagawa dito sa ating barangay. Sir, kung ganun ho, eh, alam naman ho ninyo, siguro, eh, alam nyo naman ho, hindi naman ho, eh, kayo ho'y abogado, eh, papayag ho kayo na ganun kamahal yung multicab, 800,000, attorney or Mr. Chairman? Tama. Multicab, 800,000 po, ay hindi ko po masasabi na 800,000 po yun. Gusto ko po makita ang records po namin, kung records mong nagsabi po sa inyo, para mong mapatunayan kung yung multicab ay 800,000. Meron po kaming records, Mr. Chairman. Eh, kung gusto nyo, nasa kabilang opisina lang, papatawag mo nga yung staff at para makuha. Dahil meron, pinacheck pa rin namin sa COA ito, Tol Rabi at Tol Ben. Oh. Eh, sinasabi nga talaga, overpriced. Sabi ng COA. Okay. Oh, pakuha mga yung dokumento doon at dyan lang pala sa kabila yun. Oh. Eh, yun ho, yung lumalabas sa Mr. Chairman eh. Kung yan po ay napurbahan ng COA, hindi ko pa alam kung napurbahan po ng COA yan. Eh, napurbahan ho, kasi nabili na ho ninyo eh. Nandyan ho sa inyo yung mga sasakyan, attorney Galimba. Yes, sir. Dumaan po sa bidding yan at sinasabi ko naman sa inyo, mas po ako ay hindi naman po ako sama dyan sa bidding committee. So dumaan po sa proseso. Chairman, makasingit ano, tolerano. Chairman, si Rafi Tulfo po, magandang gabi po, Chairman Sir. Diyo ba, sir, kapag meron kayo pangangailangan para sa inyong barangay, tulad niya sa sasakyan, diyo ba dapat, sir, magka-canvas muna kayo para magkaroon kayo ng idea tungkol doon sa bagay na bibilhin nyo, diyo ba, para hindi kayo maging ignorante so that you can make an intelligent decision in buying a certain thing. Ano po? Whoa. Lalo pa yan sa sasakyan gamit sa barangay. Sana man lang po, sa ginawa niyo pag-research, malalaman niyo po na yung multi-cab, tulad sa sinasabi ni Tol Erwin, which I agree, hindi po lalampas yun ng 200,000 kung tutuusin. Sabi ni Tol Erwin, 300, mataas na nga po yun. Sa inyo po, 900. Nung malaman nyo sana 900, sinabi nyo na, hindi ako papayag niya, niluloko niyo ako, ang tingin sa akin, bobo, nakapag-research na ako, 200,000 lang yan, bakit 900 yan? Kahit na sabihin natin dumaan sa proseso. Dumaan po naman sa proseso kaya yan. Kaya nga, sir, ang sinasabi ko, sir, kung... Chairman, sinasabi ko, sir, kung sana nag-research lang kayo, sir, tulad na sinabi ko na, hindi ko na ulitin para hindi na tayo mapahaba. Sana man lang, you already have the idea, an idea kung magkano yung isang multicab. So para kung merong bidding na dumating, nagpapabid ng 900, sinabi mo sana doon sa nagpapabid, hoy, loko-loko, sira ulo. Ah, na-research ko yan, 200 lang yan. Bakit naging 900 yan? Ano ako bumibili ng SUV? Sige po, titignan ko po yan. Titignan po natin doon sa mga bidding documents po. Pero Chairman, isa na lang, si Ben Tulfo. Chairman, sa palagay nyo kaya, medyo naisahan kayo or nagkamali yung mga tao ninyo? Maaaring hindi ka... Hindi ko naman po masasabing naisahan ako o nagkamali po ang mga tao. Dahil asa rin naman ako, natagpaan po sa proseso at nagkaroon po naman ng public bidding. Okay, Chairman... Chairman, wala namang problema roon sa bidding, ano? Pero sinasabi natin, kinakailangan discernment, kinakailangan decision nyo. Kaya nga kayo sabi ni Tul Rafi kanina, magkakanvas muna kayo para intelihente kayo makakapagpili. Ngayon, dito ho sa parting to, nakita nyo bang pagkakamali ninyo? Hindi ko po masasabing na yan po ay tumirang pagkakamali. Kung hindi ho ninyo nakikita ang pagkakamali ninyo, uulitin nyo uli yan. Kasi hindi kayo umaamin ng pagkakamali. Kinakailangan, umamin muna kayo ng pagkakamali nang sa gayon, mabago ninyong pagkakamali ninyo. Kapag hindi, tigas pa rin ang ulo ninyo. Ako po ay nakikinig sa inyo. Ano pong advice po ninyo ay ating pong Okay. Maraming salamat. Sige. Alright, Mr. Chairman, maraming salamat. Pero Tol Ben, Tol Rafi, yung sinasabi niya bidding,
Lahat ng bidding ngayon, dumadatal sa COA. Pero may dalawang klaseng bidding, ay tatlo nga yan eh. Mm. May bidding-bidingan, may negotiated bidding. Oh. Papabor yun sa mayor, kay gobyerno kung sino. Kompleto yung papeles to, pamakita mo. Pati sa COA, kasi bidding-bidingan, nakausap din eh. Ang tawag niyan, lutong Macau. Hindi naman kukontra ang COA niyan eh. Natural. Basta above board ka eh. Regardless kung mataas o hindi, basta importante, legal, tamang proseso. Pero yung presyo, yun ang sinasabi mong questionable. Tama rin si Tul Rafi ron. Nasa telepono po namin ngayon si Director Renato Brion ng DILG-NCR. Magandang hapon po, Director Brion. Magandang hapon, kapatid na Erwin. Narinig ko ang usapan at ako hindi makapaniwala na nangyari yan. Ganun pa man, investigahan namin yan at magre-request din kami ng special audit sa COA para makuha yung ebidensya. Oho, kaya sige po, kasi nakaka-buwis ito pakinggan. Igaling sa ERA, pwede namang gamitin sa iba pang mga bagay-bagay sa barangay. Akalain niyo, Jose, Mr. Chairman, ang kinagagalit ko dyan eh. Multicab, aabuti ng 900,000? Jesus mio. Ay, di nga, pakapanipaniwala yan. Kaya inutusan ko na yung City Director kanina pa na makisipag-ugnayan siya sa COA at saka sa Ombudsman. At pagkatama yung kaso, submit lang namin ebidensya para ma-prosecute na yan. Alright. Okay, Director Brion, maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Ilan na sabi? Mga babae at batang inaapi, may respect na kay Tol Rafi. Araw-araw ba, piyesta sa loob ng compound ng Vice Mayor sa Pura Tarlac? Abahe! Ang saya! Talamak, ang pasugalan, dyan ni Vice na parang may... Matitira. Perya, Umangalangal ang mga residente sa kawalang proyektong pangkabuhayan para sa kanila. Hindi pwedeng ikaw lang ang mabuhay, Vice. Dapat nang gibayin ang restback. Nang restback ang illegal mong livelihood. May talamak na pasugalan sa lupa mismo ng compound ng Vice Mayor na si Manuel Pascua ng Pura Tarlac. Ito ang ibinulgan ng informanteng si James. Itong sugalan ng barangay dito sa Matindog ay nagsimula nung kapitan pa si Manuel Pascua. Ayon sa kanya, proyektong pangkabuhayan ang dapat sa kanilang barangay na inatupag ng Vice Alcalde. Kami nagpulong ng mga magulang dito sa Barangay Matindig para gusto namin mapatigil itong sugalan na ito. Nagmanman ang tipi sa mismong bahay ni Vice Mayor Pascua sa Purok San Matias, Barangay Matindig, Pura Tarlac. Nagpupunta, nagsusugal araw-araw. Sa talangkahan pa lang ni Vice, may nakatayo ng taong nakabantay kung sino mga papasok para magsugal. Wow! Parang doorman sa kasino, hanep. At sa loob, kitang-kita na abalang-abala mga naglalaro. Kung makakapasok lang kayo, para na rin kayong nasa perehan sa compound ni Vice. At may naismatan pa kaming konsihal na si Municipal Councilor M. Madela. Panahon pa ng diktadurang Marcos, ipinagbabawal na ang monte batay sa Presidential Decree 1602. At ang sinamang mahuling protektor o nagpapatakbo nito, lalo na kung opisyal ang pamahalaan, ay may karampatang parusa, Vice Mayor Manuel Pascua. Itong masasabi sa'yo ng T3, kapag hindi mo pinatigil ang kalokohan mo, ipa-flush ng restback sa inodoro ang political career mo. Okay,